Ayun, ito yung lakad mula accommodation sa Mahayhay Barangay papuntang Mahayhay Falls. So around mga 10 to 15 minutes walk ang estimate ko pag ganyang mga kabilis na lakad lang. So madali lang pumunta ng Mahayhay Laguna, Mahayhay Falls, Laguna. Ang biyahe ko kasi, nasa Taguig kasi ako. So, sa market, merong point-to-point na bus. From market to Calamba. Around 200 pesos lang ata ang pamasahe. Tapos, pagkadating mo dun sa Calamba, baba ka sa may SM Calamba. O kaya kung makababa ka man dun sa terminal nila, magtanong ka lang paano papuntang SM Calamba dun sa van na terminal. Pagpunta mo dun sa terminal ng van, tanungin mo, alin po ba yung van na papuntang Lukban? Yung dumadaan ng Mahayhay. Mahayhay Falls. Or dun sa may Mahayhay na town. Yun yung sakyan mo. Around 200 pesos din ng ano, ng pamasahe sa van. So, nakakadalawang sasakyan na tayo, no? Isang bus mula market papuntang Calamba, SM Calamba, then from SM Calamba pupunta tayo ng Mahayhay town proper. Andun na, naiwan ko doon. Okay lang ba? Sa accommodation sa yung inuupa o sa room. Teka, kinakausap ko ata dito yung ano, yung bantay. Pwede pakita ko mamaya? Ibalik ako dito. Anong pangalan nyo ba yan? Yan, may nare-require kasing ticket dyan. Layo, sige po. Hanapin ko kayo mamaya. Yung binibigay nung barangay hall. Parang babayad ka lang ata 15 pesos o 30 pesos ba yan, no? Hindi ko na matandaan eh. Sa entrance kasi yon. Tapos, minsan may nagbabantay dyan. Kailangan may bigay yung ticket. 10 minutes. So, ayun, nasa na tayo. So, nakapag-van ka na. Pagdating mo dun sa Mahayhay Town proper, meron dun mga nakapilang tricycle paakyat dito sa ano, papunta sa accommodation. Siguro, mga 50 pesos ata ang pamasahe nun, paakyat. Akitin nyo yun hanggang sa makapunta kayong accommodation. Tapos, ang huli kong accommodation na pinuntahan ay yung Marble Apartments. So, M-H-A-R-B-E-L. Search nyo lang sa ano, Google o kung may Facebook ba sila. Basta M-H-A-R-B-E-L Apartments. Mura lang dun. 800 pesos per night. Tas sakto na yung room for pwede nga apat eh. Basta ipopost ko rin yung video ng itsura ng room. Tapos, ayun, edi pagka-tricycle nyo doon, magbabayad lang kayo doon ng ano, ng kung overnight ba kayo o ano, doon sa barangay hall. Basta kada entry, alam ko kada entry dito, per day, alam ko 50 pesos ata. Basta ganun, mura lang. Tapos, ayan, ito na yung ginagawa ko. Lalakad na papunta dun sa falls. O, exercise, di ba? Tapos, pagdating dun, ligo ka na. Sobrang lamig ng tubig. Yung biyahe, around, nag-alat siguro kayo mga 4 hours kasi minsan nag-iintay pa yung van papuntang Mahayhay eh, yung mula Calamba. Pero yung point-to-point bus sa may ano, market, every hour, alis yun. Mas mabilis lang yun kasi point-to-point na nga eh. Mga 45 minutes ata, nasa Calamba na kayo. So yun, tsempuhan lang. Sana pagdating nyo ng Calamba, eh paalis na rin ng van. So, abutin lang kayo ng mga 3 hours. Pero kung ma-tsempuhan kayo na naghihintay pa yung van, ayun, hintay kayo. Abot ng 4 hours siguro. Alis na lang kayo ng maaga mula Manila, no? Yung pabalik, ang ginawa ko, de mula kayo ng Mahayhay Falls, no? So, pwede kayo mag-tricycle pababa doon sa may ano, sa may intayan, sa may highway.
Pwede kayo magpakyaw ng ano, tricycle papuntang Lukban. Bakit Lukban? So, 'yun, isa 'yun papuntang Lukban doon sa may palengke sa Lukban. Pwedeng pakyaw. Eh minsan single nila 150 to 200 eh kung nagmamadali kayo. Pwede naman pababa lang kayo. So 50 pesos to 75 pesos lang ata yung bayad pababa doon sa may highway. Tapos maghihintay kayo ngayon ng mga tricycle o jeep papuntang Lukban. Mura lang pamasahe noon, siguro mga 20 pesos, 30 pesos ganyan. Kasi yung tricycle naman na papunta doon, kumbaga pabalik na siya ng Lukban eh. Naghahanap na lang siya ng isasabay na pasahero. Kaya mura yung singil. Pagdating nito sa palengke ng Lukban, meron na dong van papuntang, teka ha, papuntang Kalamba. Kalamba Terminal. Kalamba Bus Terminal. Naghihintay din yon every hour. Ganon din ang alis nila. So, tsimpuhan lang. Mas maganda makarating kayo doon bago mag-impunto ng oras para alis agad. Tapos, alam, 200 pesos lang ata din yung bayad. Tapos doon, pwede kayo mamili ng longganisang Lukban. Ganon. O, pagkatating nyo sa Kalamba, ando na ulit, point to point from Kalamba to market sa Taguig. Mabilis lang din yon, kada oras din ng biyahe. O, di yun, ganun lang kasimple. Pag ando na kayo sa Taguig, o, yung gawin nyo na yung gagawin nyo sa Manila, kung paano ang biyahe nyo. Pero, ganun lang, ganun siya kabilis. So, okay din dito, pang grupo, barkada, ganyan. Nakaka-refresh din, nakaka-ano, pag gusto nyo mag-distress mula sa Manila. Kasi yan, medyo mahaba-haba nga lang yung lakad, pero kung kayo yung tipo na gusto ng ehersisyo, yan, saktong-sakto to. May walking na, may swimming pa, may sightseeing pa. Tsaka, ano, mas magandang pumunta dito ng weekdays, kasi pag weekends, tapos yung summer na panahon, ay, ari kayo, wawawi. Wawawi sa dami ng tao. Kaya mas maganda ang punta nyo is ano eh, hindi masyadong crowded. Kung trip nyo ng gano'n, no? Pero kung trip nyo wawawi, oh, punta kayong weekend, makisabay kayo sa lahat. Ayun, yun lang naman. O kaya punta kayo ng malamig na panahon, mga magpapasko, kaya mga January, February, yun, wala talaga kayong kakompetensya nyo. Masusolo nyo yung ano. Sobrang lamig ng tubig. Yung para bang ano, pag naglagay ka ng bote ng beer o kaya, pero hindi, bawal na magdala doon ha, binagbawalan nila. Pero kung ganun siya kalamig, parang cooler ng freezer. Pwede ka maglubog ng inumin doon, tas lalamig yung inumin. Malamig na siya inumin. Ganun. O, wala na akong masabi. Ano ba? Ano pa bang mga dadalhin? Ano bang mga dadalhin? Ay, tas doon sa may falls pala, may lifeguard naman doon, may magbabantay. May nagbabantay doon, may nakatoka. 8 a.m. to 5 p.m. Tapos sila naman din nagbabantay kung malakas ba yung agos nung falls. So, kung masyadong malakas, naglalagay na sila ng lubid, hindi na pinapalango yung mga ano kasi delikado. Pero most of the time, pag ano lang naman yon, pag maulan, masyadong maulan, may bagyo, ganyan. Pero most of the time naman, maliliguan yung falls. Masarap maligo dyan pag sobrang init ng sikat ng araw. Kasi may contrast eh. Malamig na tubig, tas sobrang sikat ng araw. Para bang nagbe-blend? Para bang natitimpla yung init lamig? Yun. Saka healing. Healing ang tubig dyan. Galing sa, ano, katabi kasi siya ng, nasa gilid kasi siya ng Mount Banahaw, eh. Diba, healing yung, ano yan, healing yung tubig dyan sa Mount Banahaw. Tapos, feeling refreshed ka, feeling inspired ka pag, yung parabang pag lumalangoy ka dun sa, ano, sa falls, parang ang dami mo naiisip na ideas. Kasi nare-refresh ka na, nare-relax ka eh. Ang dami mo naiisip na ideas na projects na pwede mong simulan pagbalik mo ng Manila. Ganun ang nangyayari pag, kailangan nyo ng inspiration yan. Punta kayo dyan. Kailangan nyo ng idea about something. Stuck kayo about something. Gusto nyo ng... Gusto nyo pa...